Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And right now, in this video, meron tayong panibagong tanong mula sa isa sa ating mga kapwa, kapower. So, mamasahin ko na lang yung tanong niya. Okay. Ano po ang dapat gawin para madaling makapag-close ng tao kahit walang follow-up na ginagamit? At ano ang magandang gawin para sa isang baguhan para mapansin yung mga post ko? So, this question is coming from Moises. Okay, Moises, maraming salamat sa tanong mo. Hindi ko sure kung nanonood ka, pero kung nanonood ka, salamat sa tanong mo. This is a great question coming from you, and sa video na to, yun ang sasagutin natin. Paano ka nga ba mas madaling makakapag-close kahit wala daw follow-up? Power yun, kung ganun. This question, I believe na itong question na to, kasi nanggaling rin naman sa question, tama ba? Siya na mismo nagsabi. Oh, tama. Sabi niya, ano magandang gawin para sa isang baguhan? So, ibig sabihin, bago siya sa business. Now, naiintindihan ko yung mga ganitong klase ng tanong. Okay, ito yung mga tanong na tinatawag ko na parang lotto mindset. Okay, lotto mindset, get rich quick scheme mindset, get rich quick mindset, mabilisan madali ang pagyaman mindset. Now, hindi ko 'to sinasabi para parang ipahiya si Moises. No, hindi 'yun ang point ko doon. Kaya ko 'to sinasabi is because nagsimula rin naman ako na ganito yung mga tanong ko, yung naghahanap ako ng madali at mabilis. Sino ba naman ang ayaw ng ganun? Di ba? Lahat naman tayo gusto natin ng mabilis at madali. Diba? Kung papapiliin tayo, anong gusto natin? Madali o mahirap? Siyempre madali. Di ba? Kahit ako naman, tanungin mo ako kung ano gusto ko, madali o mahirap. Siyempre, madali yung gusto ko. Madali ang pipiliin ko. Mabilis yung pipiliin ko. Especially sa panahon natin ngayon, 21st century, halos ang dami ng mga bagay na mga instant. Diba? Dati, kailangan mo pang magbayad sa landline ng pagkamahal-mahal para lang makatawag sa mga overseas mo na friends or family. Ngayon, libre na lahat. Diba? Instant pa. Tapos may video pa. Power yun, diba? So, ang dami nang nagbago sa panahon niya. So, tayo, sa generation natin, even mga millennials, gusto natin yung mabilis at madali. Pero unfortunately, sa network marketing, walang ganon. Walang ganon. Kung meron man, kailangan mong makuha yung consequence, which is lahat ng mabilis at madali ring nawawala. Recently, nagkaroon ng isang issue sa isang sikat na company ngayon sa Facebook. Online business. So, hindi ko na lang babanggitin kung anong company yon. Most probably, kung ikaw ay kabilang sa company na yon, alam mo kung anong company na tinutukoy ko, na nagkaroon sila ng problema, and wala pa naman sigurong official na announcement ko na isasara na, pero yung CEO na mismo nila nagsabi na malabo na yon. Okay, malabo nang makabawi kasi kalaban mismo government. Now, alam ko yung pakiramdam kasi nagaling rin ako sa ganun. Napagsarahan din ako ng company, halos parehas yung sitwasyon, pero yung sitwasyon nila ngayon mas malala eh. Alam ko yung pakiramdam na napagsarahan ng company, which is ayoko na ulit maulit. Kaya nung nakahanap ulit kami ng panibagong company na papasukin namin, ng Team Genuine, hindi na ako naghanap ng madalian at mabilisan. Naghanap ako ng credible at saka yung pangmatagalan. O, yun ang talagang hinanap ko. Tagal namin natenga, 6 months yata. Tagal namin natenga, wala kaming ginagawa. Nag-iisip kami anong way para kumita kami, 6 months. Diba? So, ang ginawa ko, tinulungan ko yung mga members ko that time na kumita sa affiliate marketing, pero hindi siya sustainable talaga. Hindi siya yung pangmatagalan. Kumbaga panggalaw lang. So, nung nakita namin yung current company namin ngayon, mas pinili ko na yung i-sacrifice yung short term para sa long term kaysa naman i-sacrifice yung long term para sa short term. Anong sense na kumikita ka ng mabilis at madali kung mabilis at madali rin nawawala yung kumpanya? So, yun lang naman yung point ko doon. Yun yung gusto ko makita nyo. So, anong connect nun dito sa tanong ni Moises? Yun nga tinatawag ko na lotto mindset. Mabilisan at madali ang pagyaman na mindset. As long as meron kang ganong klase ng mindset, mahihirapan ka sa business mo. Yes, pwede kang kumita ng mabilis at madali, pero mabilis at madali rin yung mawawala. Kung bibigyan kita ng option, anong mas gusto mo? Yung mabilis at madali mawala na income o yung patuloy na income na hindi na nawawala, nagtatagal na talaga? I'm sure alam mo yung sagot. Pero ang nangyayari kasi sa panahon natin ngayon, especially ang dami na naglabasan ng mga online businesses, mga companies na kung ano-ano na lang yung inaano nila, binebenta nila, yung iba, wala pang products, yung iba, ayoko na magbanggit nung about doon. Hindi na kasi natuto yung Pinoy eh. Talagang ganun ang hinahanap. Pero ano na lang sa akin, instead na ma-frustrate ako sa ganun, kasi palagi rin ako nag-training ng about dyan,
wag hanap ng mabilisan at madali. Hinahayaan ko na lang na meron talaga mga tao na gusto nila na sila muna yung mga experience na maloko at mascam bago sila matuto. So at least ako na i-share ko yung ano ko, yung message ko, na i-share ko yung ano ko, yung opinions ko about that. Actually, hindi opinions and facts about sa mga ganyang company kasi na experience ko mapagsarhan. So, yun na yun. Hindi na ako nagkulang ng paalala. At least, baka maalala niyo ako kapag pagka bigla na lang nagsara yung company na kinabibilangan mo na bagsak dun sa tinuro ko sa BYS Pinoy Training Series at saka dun sa Walang Paweran Bootcamp. Hindi mo pa na-access yun. Pwede mo i-access later on. Makikita mo naman yung link sa description. Pero mamaya na, tapusin mo muna tong video na to. So, balik tayo dun sa topic, Lotto Mindset. Iwasan mo yun. Okay, yung kakahanap mo ng mabilis at madali na parang walang ganun. Okay, gusto, di ba tinanong ko kayo kanina anong gusto mo? Mabilisan o madali ang pagyaman, pero mabilisan at madali ang rin nawawala? O yung medyo matagal, pero nagtatagal din? Okay, medyo matagal na pagyaman, pero nagtatagal din. Alam mo naman kung anong gusto mong sagot eh, di ba? Gusto mo syempre yung nagtatagal na. Diba? Yun naman talaga yung goal natin. Bakit tayo nag-network marketing is because time and financial freedom. Yung feeling na kahit wala ka nang ginagawa, nagpapahinga ka na lang, or even magkasakit ka pa, wag naman sana, or lagnatin ka, ganun, kumikita ka pa rin, which is yung tinatawag na residual income. Dahil binid mo yung business mo for years, ng tuloy-tuloy. And kabilang kasi isang stable at magandang company. So, by the way, walang magpo-promote ng company nyo dyan. Baka biglang may mag-comment sa inyo dyan ng we are the best number one. Ibaban kita, huwag mong gawin yon, kasi unprofessional yon. Ako nga, hindi ako nagpo-promote ng company ko sa sarili kong channel. Hindi ako nagpo-promote, tapos ikaw magpo-promote ka ng company mo. Okay, kabastosan yun. Balik ulit tayo sa tanong ni Moises, ano bang pwedeng gawin para mas madali kang makapagpasali at kumita na... Tama ba? Mas mabilis kang makapagpasali na wala daw follow-up. Imposible yon. Okay, hindi pwedeng ganun. By the way, bago ko makalimutan, kasi kaya ko pala binalikan yung kanina sinasabi ko yung gusto mo mabilis o matagal na pagkita pero nagtatagal or matagal na, medyo matagal na pagkita, pagyaman pero nagtatagal or mabilis sa pagyaman pero mabilis na rin nawawala. Alam ko gusto niyo yung ano, di ba? Yung matagalan, pero bakit ang hinahanap niyo yung mabilisan na pagkita? So, doon na nagkakaroon ng conflict. Okay, yung mindset mo, kumbaga, ang mindset mo, ayaw kumain, pero yung katawan mo, nagpipilit kumain. So, di ba ang hirap, nagko-contradict? So, alam, yung feeling na, alam, gusto mong kumain, pero wala kang gana. Yung mga ganun. Ganun na nangyayari. Okay, kaya nagkakagulo-gulo yung buhay niyo kapag ganun yung mga klase ng mindset mo. So, balik tayo sa tanong, walang ganun. Hindi naman imposible kasi mayroong mga nag-go on the spot. Yun yung mga on the spot, usually, kapag ethical yung ginawa mo, pag nag-on the spot, usually, yun na yung time na ready na talaga sila, nataon lang sila sa'yo. Yung ready na talaga silang mag-join sa business, na nakita na nila yung business before, nataon lang talaga sila sa'yo. Or yung mga gusto nang sumali sa isang network marketing, yung hindi na sila negative, gusto na talaga nila, nataon lang na napunta sa'yo. Ang tawag ko dun is parang chamba marketing yun. Kasi hindi sa lahat ng oras ganun. O, hindi sa lahat ng oras makakachamba ka ng ganun. At kapag ganun yung hinahanap mo ng hinahanap, ibig sabihin nakasalalay sa chamba yung strategy mo. Okay, chamba marketing. Walang leader, walang top earner, yung totoong top earner, yung mga totoong successful na network marketer, yung mga ethical na network marketer na kumikita talaga ng malaki na nakaasa sa chamba marketing. 'Di ba? Yung chumachamba lang na may mapasali sila na mapa-on the spot. So instead, para sa akin mas maganda pa nga yung mga prospect na fina-follow up mo pa kumpara doon sa mga prospect na nag-on the spot. Personally, mas gusto ko yun. Kasi based on my experience, balikan ulit natin sinasabi ko kanila, mabilisan at madalian kumpara sa medyo matagal. Same principle applies. Kapag yung prospect, mas gusto ko pa na talagang pinag-iisipan ng prospect ng matindi yung business. Pero syempre, na-handle ko dapat yung mga objections niya. Mas gusto ko na pinag-iisipan niya talaga kasi nag-on the spot siya. Kasi kapag ka nag-on the spot, usually hindi sila nagtatagal. Nawawala sila kasi na-power lang, nabaliw lang. Diba? So, yun yung reason kung bakit hindi rin ako nambabaliw sa ano ko. Pag ako nagpapasali ng prospect, hindi ako nambabaliw. Kasi ayoko nang ganun. Ayoko na sumali lang yung prospect kasi nabaliw. Pero wala naman talaga siyang willingness na mag-build ng business. Ang iniisip niya talaga is mabilisan at madali ang pagyaman, which is hindi naman totoo, hindi naman nag-i-exist. So, mas gusto ko na pinag-iisipan talaga nila. Pero ako, nandun pa rin to follow up. Okay, nagpa-follow up pa rin ako sa kanila. Binibigyan ko pa rin sila ng information na kailangan nila. Hinahandle ko yung mga objections nila kumpara sa mga nag-on the spot. So, yun yung sa akin based on my experience. Kasi, hindi ko rin naman kasi habol yung income lang. Kasi, ang liit-liit lang naman direct referral commission. Ang liit-liit lang. Sa company ko ngayon, ang pinakamalaking direct referral commission is 3,825. So, 3,825. Yun yung pinakamalaking direct. Hindi pala. Meron pa pala yung finder's fee. Halimbawa, makahanap ka ng parang stockist nung company namin. 15,000 pala.
ang liit-liit nun. Baka yung iba sa inyo mabadrip sa akin. Sabi ko, ang liit. De, para sa akin kasi, ang liit nun, kumpara sa, ang liit, ang walang katumbas na halaga, yung tao na makikip mo, na maghahatawin talaga yung business, na seryoso talaga mag-succeed, na despite mahirapan siya, gusto niya talaga mag-succeed, ang liit, walang katumbas na value yun ng commission. Diba? Well, priceless yung mga ganong klase ng tao eh. Priceless. Para sa akin, yun yung hinahanap ko. Hindi ako naghahanap ng mag-go on the spot. Okay, nakikita niyo yung way of thinking. Siguro, sa ngayon, hindi mo pa ito maintindihan. Baka kailangan mo panoorin to ng ilang beses ng paulit-ulit. Pero okay lang. Kasi ako din naman. Ang tagal din bago ko ito naintindihan. Kasi dumating ako sa point na ang lakas ko mag-direct referral. Pero onti nang natitira. So alam mo yun, anong sense na nagbibuild ako ng network na ang daming tao tapos ang onti nang natitira? Okay, may fault ako doon, may kasalanan ako doon, which is yun nga, hindi ko sila nag-guide, hindi ko sila naaasikaso talaga, hindi ko sila nabibigyan ng time, kasi direct lang ako ng direct, after lang ako sa commission. So, nung na-realize ko yun, sabi ko, ayoko na nang ganun. Di bali nang hindi ako ganun kasing lakas dati na mag-direct, at least itong mga nade-direct ko, okay, nade-direct referral ko, talaga nag-grow, kumikita, at hanggang sa mag-succeed sila. Okay, mas okay na sa akin. Kasi anong sense ng network marketing kung ikaw lang ng ikaw yung kumikita? Direct ka ng direct kasi tapos ikaw lang ng ikaw yung kumikita. Hindi ka na-duplicate. Sabi nga ni Eric Worre, network marketing without duplication is just another job. Paano trabaho? Nagtrabaho ka lang. Para ka lang salesman. Para ka lang nagbibenta ng kung anong product na one-time transaction. Eh, hindi naman tayo ganun. Sa pagbibuild sa network, para tayo makapag-build talaga ng successful na network business, na organization, kailangan nating dumami, mag-duplicate at mag-multiply. Now, instead na hanapin mo kung ano yung madaling way, kung same kayo ng tanong ni Moises, by the way, comment kayo dyan sa baba, kung same kayo ng tanong ni Moises kung may madaling way ba para mag-close or mag-follow. Instead na maghanap ka ng madali, gumawa ka ng way para mag-grow ka at gumaling. Instead na maghanap ka ng madali, gumawa ka ng paraan para gumaling ka. Ay, kasi kapag gumagaling ka, dun lang dumadali. Backward mindset yung tawag dun eh, di ba? Parang mag-gym na lang ako kapag malaki na yung katawan ko. Kakain na lang ako kapag kabusog na ako. Yung backward thinking yung ganon, di ba? Yun din. Gumawa ka ng paraan para gumaling ka. Kapag gumaling ka, dun lang magiging madali. Kasi kapag gumaling ka, nasanay ka na eh. Diba? So instead na i-goal mo na humanap ng madaling paraan, magic technique, secret sauce, walang ganon. Okay, ako na mismo yung magsasabi sa'yo, walang ganon. Diba para kang pag naghahanap ka ng madaling way or secret technique na magic superpower na ganun. Meron akong video na ginawa about dito. Nalimutan ko kung anong title nun. Hanapin nyo na lang dito sa channel ko. Kapag ka ganun yung inahanap mo na way, para kang naghahanap ng unicorn. Hindi sila nag-i-exist. Ay, wala sila. Para sila mga fairies. Walang ganun. Okay, we live in a real world. Huwag ka maghanap na ganun. Instead, i-goal mo na maging better, na maging magaling. Sabi nga ni Jim Rohn, don't wish for life to be easier, wish for you to be better. Kung hindi ako nagkakamali, wish ba yun? Or basta yun na yun, yung point na yun. Sa halip na mag-wish ka na dumali yung buhay, parang goal mo na maging mas magaling ka. Kasi pag mas magaling ka, dadali yung buhay. Sabi nga rin ni Les Brown, kapag ka naghanap ka ng mga bagay na madadali, mas lalo kang mahihirapan. Kapag naghanap ka ng mga bagay na mahirap, mas lalong magiging madali. So, ganun talaga yung, ganun talaga yung rule eh. Wala kang magagawa. Wala tayong magagawa. So, instead na maghanap ka na maghanap ng simple ng magic, walang ganun, pagalingin mo yung sarili mo. At paano ka gagaling? O yun yung tanong, paano ka gagaling sa dami ng kakausapin mo? Sa dami ng, ako hindi ko bilang kung gano'ng kadami na yung nakausap ko, pero based sa subscriber list ko, hindi sa YouTube ah, yung subscriber list ko, kasi meron kaming ganung training sa Team Genuine, siguro mga nasa 30,000 simula nung 2017. So ang konti nun, mukha lang siyang madami, siguro kung kung sa perspective nyo madami, pero sa perspective ng mga top earners, kokonti yun. Okay, pero simula 2017, nagsimula ako sa network 2013, hindi ko na nabilang kung gano'ng karami kinausap ko simula nun 2013 hanggang ngayon. Siguro, kung mag-i-estimate ako, siguro baka umabot na ng 300 to half million na tao na yung nakausap ko. Wala pang 1 million, di ba? Almost 6 years ago. Almost 6 years. Okay, magsi 6 years this coming November ng 2019. Ginagawa ko tong video na to May ng 2019. So, ang konti pa ng tao, para ka gumaling, kailangan mong kumausap ng sobrang daming tao. Doon ka lang gagaling. Doon ka masasanay. Kasi iba't ibang tao yung makakausap mo. Walang tao na exactly parehas na parehas
Diba kung paano mo napapayin yung isa, possible hindi mo ganun mapapayin yung isa, mag-a-adjust ka. So ganun ka lang gagaling. At the same time, with the guidance of your mentor. May nagtuturo sa'yo, yung kung sino yung magaling mag-close sa team mo, sa mga friends mo, lapitan mo yon. As long as ethical, sundin mo at gawin mo yung tinuturo nila. Okay, marami rin naman ako mga videos dito about doon. And later on, meron akong i-recommend sa inyo. Now, pagdating naman doon sa tanong ni Moises na papaano mapapansin yung post niya bilang baguhan, I would suggest na mag-try ng iba't ibang klase ng post. Okay, mag-try ng iba't ibang klase ng post. Kasi doon mo testing 'yun eh. Wala talaga, hindi porket kasi yung post mo ngayon nag-work ngayon, bukas mag-work pa rin. Minsan hindi na eh. Minsan after a week wala na, minsan after a month wala nang pumapansin. So kailangan mong gawin every time merong kang panibagong ipo-post, may panibago kang something na ipo-promote na type ng material, promotional tools, iba't iba, i-try mo sa iba't ibang ano. Maraming ideas. Now, meron ako i-recommend sa inyo na ebook later. So maraming ideas ng iba't ibang klase ng post na pwede mong ipromote. So, itest mo lang ng itest sa bawat mga Facebook groups. Tapos, tingnan mo kung alin doon yung pinaka makakakuha ng maraming comments. Tapos, ituloy-tuloy mo lang. Kung alin yung makakuha doon ng maraming comments, maraming inquiries, yun yung ituloy mo ng ituloy. So, basic testing yun pagdating sa pagpo-post. Organic posting, ibig sabihin yung pagpo-post mo lang sa mga groups pagdating sa Facebook. Okay, and at the same time, palagi nyo lang tatanda na huwag masyadong mabilis at huwag kayong magmamadali sa pagpo-post kasi kapag kaganoon ginawa nyo, i-restrict kayo ni Facebook. Okay, ibaban kayo sa pagpo-post temporarily. Hindi ka makakapag-post. Comment ka sa baba kung na-experience mo rin ganun. Yung binan ka ni Facebook. Alam ko, kasi na-experience ko rin yun. Nagpo-post rin ako. And kung ano yung tinuturo ko sa inyo, ganun yung ginagawa ko. Iba't ibang post na ginagamit ko para malaman ko kung alin dun yung mag-work. So, I hope marami kayo natutunan sa video nito. Feel free to like, comment, and share. Comment ka dyan kung may mga katanungan ka. Baka ma-feature natin sa kasunod na video natin. Like mo, click mo yung like kapag ka nagustuhan mo. Share mo sa mga friends mo na networkers na nag-i-struggle or katulad nung tanong ni Moises na naghahanap ng madaling way para makapag-close na hindi daw kailangan ng follow-up at yung about sa pagpo-post. So, i-share mo sa kanila to para meron din silang matutunan. Make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time! Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you! Thank you.